Isa na naman pong matagal na relasyon ang nalagyan na ng tuldo ay ang relasyon ng ating magaling na komedyanteng si Pok Wang at syempre ang kanyang Amerikanong boyfriend na si Leo Bryan. Tamad daw si Leo Bryan. Sinampal daw yung anak ni Pok Wang ni Leo Bryan. Anthony Taberna ay parang nabunutan na ng tinik sa lalamunan. Nagkakaroon naman ng problema ngayon si Chris Aquino sa Houston. Hello naman mga kachika. Siyempre po, kasing init ng tag-araw ang mga chika't intrigang ihahandog namin sa inyo kasama ng aking mga anak, ang inyong hinahangaan, Romel Chika. Damari ka na ko, Simon. At siyempre, super paghanga, Morley Alinho. Magandang araw. Ayan. At yan po ay dito lamang sa inyong programa. Siyempre pa, ito ang Showbiz Now Live! Dilawan ka talaga. May naalala ka ba? Oo naman. Ayun ba, minaala sa pagiging pinklawan ko? At sa'yo, ay, ito rin. Parang ginaya mo ko. Alam mo, gustong-gusto ni Rebo yung mga polo mo. Nagagandahan siya. Oo, oh, ang fresh. Ang lang yan. Sabi ko nga sa kanya, asa pagdadala yan. Diba? Alam niyo po, mga kachika, may lungkot sa puso namin tatlo. Dahil isa na naman pong matagal na relasyon na nagisnan namin ang nalagyan na ng tuldo. Ang tinutukoy po namin ay ang relasyon ng ating magaling na komedyanteng si Pok Wang at syempre ang kanyang Amerikanong boyfriend na si Leo Bryan. Sino mag-aakala? Mm-hmm. Ang tagal din nilang nagkaroon ng relasyon. Oo. Pero kung ibabawas natin kasi November 2021 pa pala tapos na sila 7 taon. Wow. Na nagkaroon po ng produkto ang napakagandang si Malia si Tisay. No? Nakakalungkot naman. Oo. Pero alam mo, inaasahan natin yan sa mga magkakaibang kultura. Ay, oh. Na kahit naman anong lahi, kapag magkaiba, talagang dadaan sa struggle. Pilipinong-Pilipino, si Pok Wang, Amerikano ang kanyang boyfriend. Natural, kahit siyang angulo ng buhay, merong hindi pagkakasunduan. Correct. Pero madalas na ikinukwento noon ni Pok Wang na okay sila at Christy. Pag wala si Pok Wang, naiiwan sa bahay si Lee. Si Lee. Oo, tapos siya nag-aasikaso sa bahay, siya nagluluto, and everything at Christy. Nagtataka ako, bakit biglang-biglang nasira? Maganda magdala ng relasyon si Pok Wang. Katulad nung kay Lee, okay, ipagpalagay na natin, walang regular na trabaho ang ama ni Malia. Nagtayo sila ng negosyo, yung Pok Lee. Ito po yung mga produkto na tunay naman pong pagkasarap-sarap. Pero nito ang nagkahiwalay sila, napansin ng mga Marites. Oo, kasi na yun. Ano napansin? Biglang nagbago ang logo. Oo, ano na ang logo? Naging Mamang Pok Wang at saka yun na yung mga produkto. Wala na si Lee. Kaya nag-isip na talaga ang lahat. Kasi dati Pok Lee, ando yung pangalan ng jowa, eh ngayon, soloista na ngayon. Oo, Mamang Pok Wang na, wala na si Papang. Wala na! Oo, yun ang tawag yung si Papang. Marami pong lumulutang na dahilan na hindi naman po namin pinaniniwalaan. Kasi kung totoo po, si Pok Wang mismo ang magsasabi sa amin. Oo, at saka nakakahiyang magbalita na pangunahan natin yung mismong may sarili na ibalita na wala na sila, tapos yung pala, meron pa. Kasi ayaw naman ni Pok Wang na pagpistahan sila. Una yung respeto niya sa ama ng kanyang anak. Ikalawa, sanay na naman siya na nag-iisa. Kaya hindi na bago ang ganitong pangyayari. Una, natanggal yung logo ng Pok Lee na palitan ng Mamang Pok Wang. Doon pa lang siyempre maiisip na natin. Mm-hmm. Ano? Eh, walay na pala. De, akin na lang ang ilalagay ko dito. Totoo. Total siya naman ang namuhunan. Oo, at saka na siguro iniiwas niya rin sa pangbabash. Laman siya dati ng mga bashing. Ngayon, pag nagbalita pa siya ng pangit sa buhay niya na nangyayari, hindi maganda. Baka lalong dumoble ang bash. Ay, di lalo na kung dumabas to noong mga panahong eleksyon. Eleksyon. Yun nga siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit itinago muna niya ito. Hindi muna siya nagsalita. Pero eto nga yung mga lumulutang na kwento. Tamad daw si Leo Bryan. Aray ko. Tamad. Kumbaga si Pok Wang talaga yung nagkatrabaho, yung kumikilos para sa kanilang pamilya. Pangalawa, yung kwento na alam mo naman yon, yung sa pamilya. Ah, yung sa pamilya, di ba nga parang nangyaring You and Me Against the World na parang hindi boto lahat ng kapamilya ni Mama Pok Wang dun sa asawa niya kasi dahil walang trabaho. Akala nila dahil foreigner, di ba, na makakasalaman
nakakatulong sana, tulungan sila. Ayan nangyari. Parang si Pokwang pa ang kumikilos para sa ikabubuhay nilang pamilya. Sa madaling salita, parang pabigat pa. Ayan. Sili. Parang ganun. Ibig sabihin, Ate Christy, walang kabuhayan, sili? Hindi kasi ibinukas ni Pokwang sa publiko kung saan nagmula itong sili, kung ano ang buhay nito sa Amerika. Walang ganun eh. Ako nga sabi ko, aba, hindi ipagpapalit ni Pokwang ang mga anak niya kaysa sa isang lalaki na hindi mo alam kung saan puno na sampalok ng galing. Totoo. Diba? Sagang umibig lang talaga, nagmahal. Oh, at hindi krimen yon. Ito po yung mga lumulutang against ang buong pamilya ni Pokwang dahil pati sila daw ay nahaharangan ng biyaya dahil kay Lee. Parang nadala si Pokwang nung Lee sa pagiging maramot. Oo. Parang ganon. Parang napaka-unfair naman, Ate Christy, para isisi kay Lee yung pagiging maramot ni Pokwang. Hindi naman maramot kasi si Pokwang. Pero nagdamot si Pokwang mula na mapangasawa niya daw, si Lee. Siguro kasi nakakaramdam na siya ng may pamilya na siya, eh, tapos wala namang regular income yung asawa niya, siya lang kumikilos, eh, di ba lumalaki na yung pamilya nila, kaya imbis na dapat sana na mabibigyan pa, wala na, di ba? At saka, tanggapin naman natin ang katotohanan. Ilang pung taon na si Pokwang ang talaga namang poste ng pamilya niya. Oo, at saka, di ba, may mga interview nga siya kay OG Diaz na umiiyak, di ba? Natandaan mo yun na parang... Sabi nga niya, ang sobra ay sobra na. Una ko naman munang mamahalin ang sarili ko at ang pamilya ko. Huwag pong ikagagalit ng pamilya ni Pokwang, pero kabisado po namin ang naging takbo ng kanyang buhay. Alam po namin na lahat talaga ay si Pokwang talaga yung buslo na pinagkukunan ninyo. At hindi naman po siguro masama kung isang araw ay magising na lamang si Pokwang na maisip niya, uunahin naman niya ang kanyang sarili at ng kanyang mga anak. Yun naman talaga ang dapat, Ate Christy, kapag nagkapag-asawa ka na, iwan mo na ang pamilya mo, doon ka magpo-focus sa pamilya mo mismo na ginawa mo. Di ba kahit sa Biblia, no, nakalagay yan, na kapag ang anak ay nag-asawa na, kumbaga, mahihiwalay na siya ng kanyang landas sa magulang. Ang pagtulong sa magulang ay depende sa kagustuhan ng totoo, anak. Totoo naman. Diba? Pero hindi obligasyon ng anak na buhayin ang pamilya at ang magulang. Depende na lamang kung paano magbabahagi. Ito pa, maganda yung kanilang paghiwalay. Kapag si Pokwang ay may trabaho, nak-lock-in, tatawagan niya si Lee, samahan mo muna si Malia dahil wala ako, walang titingin sa kanya. Pupunta si Lee sa bahay nila sa Antipolo at aalagaan naman si Malia. Ay, maganda lang. So maganda, maganda yung kanilang usapan. Co-parenting pa rin yun. Ang galing. So hindi pa babalik siya sa ibang bansa yung si Lee? Sa pagdating siguro ng panahon, hindi ko masasabi kung kailan, pero ako, lalaki, nagkaroon ako ng karelasyon na Pilipina, tapos na kami, hahanap ba ako ulit ng isang Pilipina na bubuhay sa akin? Ah, syempre. Syempre, umuwi ka na sa lupain nyo. Doon mo na hanapin ang kapalaran. Pero Ate Christy, kung ako nakikita ko dito, hindi lang dahil sa katamaran siguro, may mas malalim pa doon. Kasi kung katamaran, pwede yung kausapin ni Pokwang na magtrabaho ka. Bigyan ka ng gagawin mo. Kasi kung pera, katamaran, sa isang relasyon, nagagawa ng paraan eh. Yan madaling gawa ng paraan pag pera at katamaran. Kasi pwede mo siyang bigyan ng trabaho na para pagkakitaan. Or, wala kang kinikita, mag-alaga ka ng anak natin, ako mag-work. Kasi ang isang relasyon, bigaya niya natin, Chris. Tama. Oo. Intindihan niya eh. Intindihan niya. Pero diba ganun nga ang nangyari na sa negosyo nila? Siya yung nasa mga order-order, si Lee, diba? Pinakikita dati nung in-interview, pinakita si Lee nasa opisina nila. Dumating ang puntong napagod. Oo, totoo yun. Sa pamilya, Ate Christy, parang ang magulang walang pagod. Hindi ka pwedeng mapagod kapag gusto mong mabuhay ang pamilya mo. Masama ang mapagod kung padre di pamilya ka dahil alam mong may umaasa sa'yo. Pero ikaw man siguro ang nasa posisyon ni Pokwang, kapag abot-abot na ang iyong pagsasabi at wala rin naman ang magandang resulta at negatibo pa rin ang namamagitan sa inyo, bibitiw ka eh. Pwede. May mali. Yun meron pang kwento na sinampal daw yung anak ni Pokwang ni... Yung dalaga? Oo. Yung anak niya sa una? Oo. Okay. Yun, sinampal daw. Eh, palagay ko, kung totoo yun ha, palagay ko nung pagkatapos sampalin Lee yung bata, kailangan na niya kumuha ng tiket papuntang Amerika. Kung kilala ko si Pokwang. Oo, kasi alam mo naman ng Pokwang, di ba? Mapagmahal niyang saktan mo na ako, wag lang mga anak ko. May ganyan, di ba? Hindi papayag si Pokwang na saktan ang anak niya ng isang tao na nakarelasyon niya. Kailangan ano. At yun naman talaga, Ate Christy, ang dapat gawin ng isang ina. Tama. Na kapag ikaw nag-asawa, tapos yung tito ng asawa mo, sasaktan yung anak mo sa una, abay, ibang usapan. Oo, yun. Diba? Ibang usapan yun. Ngayon, kung magkabalikin man sila, na kay Pokwang ngayon, di ba? I'm sure. Nasa kanya uling salita. Pero sanay na siyang mag-isa eh. Kaya niya niya uli ito. Ambon na lang to. Ate Christy, hindi kaya magkabalikan kasi kung pumupunta ng bahay, inaalaga ng bata. Ano lang yun? Co-parenting lang. Abe, anong
kung ano man ang gagawin ni Poco, ang siya hindi magtatrabaho dahil wala mag-aalaga sa anak nila. Oh. Eh, ikaw naman, wala ka naman trabaho. Bantayin mo yung bata nang makakilos ako. Ah, kaya nakita mo, ang daming project ngayon ni Poco. Bless ngayon si Poco. Siguro dahil nga sa, alam yung binigyan siya ng Diyos na, oh, gagawin kitang busy dahil alam kong pinagdadaanan mo. Di ba may mga ganyan? Nung mamatay yung anak ni Poco, nung siya ay nasa Saudi, oy, oh, ano? Nakakalungkot yan. Yun ang isa sa mga episodes ng buhay ni Poco na hindi kalimut-limut. Mm-hmm. One time, nasa supermarket siya. Mm-hmm. Umukuha siya ng mga kailangan niya. Nag-grocery siya. Bigla siyang kinalabit ng isang babae. Mm-hmm. Poco, sino yung batang lalaki na kasama mo nagtutulak ng cart? Nagulat si Poco. Hindi siya nagsama ng kahit sino. Siya lang. Yung anak niya ko, ano yung pagka-describe kung dapat ay anong taon na, wala nung mamatay, yun mismo ang description. Poco, kilabot naman yun. Diba? Oo. Tapos pagka sinabi niya na, anak, marami pangangailangan si mama. Bigyan mo naman ako ng sign na magiging payapa ang kalooban ko. Bukas may tatawag na, Poco, may guesting ka sa ganito, sa ganyan. Oo. Nag-iisa si Poco na meron ng kanyang mga anak. Kaya ganun na lang yung kanyang concern, ang kanyang malasakit. Eh, teka naman muna, ako to nagpapakapagod. Diba? Yung struggle niya kasi, diba? Yung struggle ni Poco, yung pinagmulan niya talaga. Sobra. Masipag ang babae, sa totoo lang. Pero kapag napuno at napagod na, sila na mismo ang aayaw. Oo. Mm-hmm. At saka alam naman natin ang pinagdaanan ni Poco, ang nagtitinda ng mga cellophane sa palengke ng antipolo, nagtitinda ng mga supot, hanggang sa swertihin. Mula maliit siya na ang nagbibigay ng tulong sa kanyang pamilya. Aba naman, siguro naman pagka ilang taon mo nang ginagawa, mapapagod ka na rin. Maki na nga, pinagpapahinge. Tao pa kaya. Oo, diba? Diba? Kaya kung saan maligaya si Poco, doon tayo. Ay, yes. Supportahan natin. O, kanya yan eh. Buhay niya yan. Alam niya kung ano at saan siya masaya. Diba? Mama Poco, laban lang! Wala siyang inuurungan. Oo. Alam niyang mag-isa. Alam niya na kahit nag-iisa lang siya, ay masaya siya sa feeling ng kanyang mga anak. At isa namang magandang balita, syempre ang ating kasama sa hanay na si Anthony Taberna ay parang nabunutan na ng tinik sa lalamunan. Ang anak po nilang panganay ni Rosel, na si Zoe, inuwi na po nila dito sa Pilipinas pagkatapos ng mahigit 6 na buwan na gamutan sa Singapore. Ang laki ng gastos. Alam mo, ang Singapore, sumunod sa Amerika, Singapore na yung puntahan talaga ng mga may CA. Leukemia, ang sakit ni Zoe. Iba cancer yun. Cancer sa dugo. At dito, nakita na natin na kalbo na si Zoe nung dalhin sa Singapore. Mm. Alam mo, pinapanood ko sila. Nakikita ko kung paano nagtatrabaho si Anthony sa inyong istasyon. Sa DZRH. Nakasamahan namin yan. Naka-zoom. Oo. Mm-hmm. Pagkatapos nun, siya yung nagluluto. Mabaling. Sila ni Rosel ang nagtatrabaho. Ando ng kapatid niya, si Heidi, na kaibigan namin. Mm-hmm. Nandoon. Tapos si Helga. Mm-hmm. Nakakatuwa si Helga. Sa pasasalamat sa Diyos ni Anthony at ni Rosel, hindi lang si Zoe ang ipinagpasalamat nila. Nagpasalamat din sila dahil biniyayaan sila ng isang bunsong anak katulad ni Helga. Kasi dumaan sila sa mga pagsusuri, puro medical tests. Ang ano doon is kung sino ang magbibigay ng stem cells. Dapat magagaling sa magulang yon. Hindi. Dapat yon dun sa kaano niya. Di ba? Parang sa kidney yan. Mm. Kung sino'y kakompatible. Ayayaw. Yun yung diba? Magdodonate. Oo. So, ang stem cell po na isinaksa at inilagay kay Zoe ay nanggaling kay Helga. Siya ang kumasa. Hindi si Anthony, hindi si Rosel, hindi iba. Noon daw sabi ni Anthony, kinukwento niya sa akin dahil tumawag siya sa akin at nag-aalala siya sa akin siya ang dapat kong alalahanin. Sabi niya, noon daw tanungin nila ni Rosel si Helga, Helga, okay ba sa'yo? Ikaw ang bibigay sa ate mo ng stem cell. Mm. Hindi raw nagdalawang isip si Helga. Mm-mm. Ang tanong lang daw, kailan po ang operation? Oh, kaya alam mo, sa pasasalamat nila ni Rosel, salamat po Panginoon sa lakas at tibay ng kalooban na ibinigay niyo sa anak namin si Zoe. Ganun din, sa pagbibigay niyo pa sa amin ng isang anak na si Helga. Mm-mm. At siya ang nagpapasaya sa ate niya kapag malungkot. Mm-mm. At yung kailangang stem cell, si Helga ang malayang
nagbigay. Alam mo, Ate Christy, yung magkapatid na ito, nakikinikinita ko, imposible mag-away. Dahil yung buhay niya, ibinigay niya doon sa kapatid niya, isinier niya para madugtungan. Ang ganda ng ganyan, ang ganda ng pagpapalaki ng mga magulang. Tsaka pagkatapos ni Anthony magtrabaho, hindi nila kinukulong si Zoe sa loob ng apartment na inupahan nila. Nangakaano naman doon, ay kumpleto naman sa Singapore, diba? Ipinapasyal nila sa mall. Para maiba naman ang pananaw ng bata. At sa gabi, bago sila matulog, nananalangin sila lahat ng pasasalamat sa maghapon. Yun ang pinaka-the best at Christy. Yun talaga ang nagsalba ron. At maraming mga kapatiran po sa INC, miyembro sila na Iglesia ni Cristo na tumulong sa pananalangin para sa kaligtasan ni Zoe. Cancer-free na po ngayon si Zoe. Ang sabi ni Anthony sa akin, kailangan na lang na huwag pabayaan ang kanyang katawan, yung immunity. Kailangan laging malakas lang. Nakakatuwa naman ito. Positibo to, ha? Kaya kay Anthony at kay Rosel, na alam namin binaligtad ang mundo para sa kapakanan ng kanilang ang anak na si Zoe, maligayang maligaya kami para sa inyo ngayon. Oo, makakapagtrabaho lang sila na yun ng maaliwalas, masigla, masaya, na walang iniisip, di ba? Pag ang couple talaga, Ate Christy, nagkaisa, nagkasundo, kayang-kaya nilang lahat, no, Ate Christy, no? At katuwang niya si Rosel sa pag-operate ng kanyang computer at ng kanyang pareho kami ni Anthony. Ako may jobs jersey. Siya merong Rosel. Kapag hindi niya nakukuha yung ano, bakit ba ganito to? Ba tayo ay, hindi rin siya magaling sa computer. Si Rosel, ang kanyang taga-ano dyan, taga-Busisi. Kaya maganda yung samahan nila. Siyempre, may katunying pa tayo. Ang mga restaurant nila, itinayo nilang negosyo, ang katunying. Diba? Basta, kasama nyo kaming tatlo sa panalangin. At Zoe, sa katapangan mo, sa tiwala mo sa Panginoon, maging kay Helga, karapat dapat kayong tularan bilang mga anak dahil pinagaan ninyo ang krus na pasan ng inyong mga magulang. Diba? At kung ligtas na sa cancer, cancer-free na po si Joey Taberna, nagkakaroon naman ng problema ngayon si Chris Aquino sa Houston. Tulad nung sinabi niya na nabasa natin, meron daw silang mga inaalala na magaganap sa Houston na nangyari nga yung hindi nagtagumpay, hindi nasunod. Hanap daw sila ngayon ng bagong ospital paglilipatan niya. Ulit? Daw. Parang ang bigat naman ito, Ate Christy, galing sa hospital na yun, lilipatan naman sa isang hospital. Hanap daw sila ngayon ng bagong ospital sa US ulit. Alam mo, ang kwento niyan, parang di na ako nakukonbinse. Eh. Kasi parang Chris Aquino, magkakamali ng ilalagak kung saan idadali. Samantalang sabi niya doon sa kanyang report, noong una, andun ang pinaka mga dalubhasan doktor na makatutunton sa kanyang sakit kung saan nagmumula. At andun doon ang mga gamot na kailangan niya. Hindi wala sa Pilipinas, wala sa Singapore, wala sa FDA. Nandun lang daw sa Houston at nandun daw yung Phil-Am doctor na sinasabi niya na nakapag-trace ng kanyang sakit yung eggplant. Bakit ngayon ganito na naman? Iba na naman ang kwento. Iba na naman ang kwento. Hintayin po natin kung anong susunod na kwento naman na palulutangin ni Chris Aquino. Dahil baka nung i-text niya yan, iba na naman ang kanyang iniisip at baka hindi man gano'n na ibig niya sabihin. So, panibagong kwento na naman ito? Pumunta kaya sila sa doktor ni Zoe. Eto at nga mo. Simple bakit lang. Bakit si Zoe? Dugo rin yan. Hindi. Bumalik kaya siya sa Singapore tulad nung una siya magpunta doon. Bakit diba? Hindi na sa Singapore? Lagi-lagi dati naman siya doon. Pero ngayon ang pinupunto natin dito, yung lilipat na naman, di ba? Sabi, di ba, ang kalaban niya nga, oras, ngayon palilipat na time naman. Time is my enemy. Di ba, parang ano ba, gaano ba kahaba yung oras sa kalaban niya at kailangan niyang palipat-lipat? Although okay naman lumipat, pero tayo mga nagmamahal sa kaya at umaasa na at akala, tumututok. At tumututok sa kakaramdaman niya, akala natin na nandoon na, yung pala, wala pa pala. Lilipat na naman ito. Parang gano'n. Abangan na lang po natin kung ano totoo sa kwentong ito. Hindi naman kami po pwedeng magbigay ng sarili naming opinion. Wala po kaming alam sa mga terminong medikal. Baka mamaya na sabihin ni Chris, nagmamarunong na naman tayo. At higit sa lahat, wala tayo dun sa circle of friends niya. Mismo. Abang na lang tayo sa mga susunod na kabanata. May take-off na tayo. Ito ang mas siguradong click na click, di ba? Pag narinig mo ang salitang ito, naku, paborito! Itago na lang muna natin sila sa mga clue na hindi masyadong direkta. Pero naniniwala ako, Nay, parang sabihin niya natin kasi pag ikaw ang may-ari nito, proud ka ang pinag-uusapan ito. Sa bagay. Diba, Nay? Kesa naman sa Diyos.
Lagyan mo na title. Nako, mga aktor na dakila. Pag sinabi pong dakila, blessed po, well endowed, ika nga. Blessed na blessed dahil yung makina po na ibinigay sa kanila ng kapalaran ay napakaganda ng andar at malaki. Sa madaling salita, malaki ang pagmamahal. Pag-aari. Chairman. Anak-anakan ko to eh. Siya po yung madalas sabihin ng mga manunulat na aktor na mayroong nakapagitna sa kanyang dalawang hita na braso ng sanggol. Ay! Diyos ko naman! Braso ng sanggol! Braso ng sanggol! So, ibig sabihin, ang laki! Ilang buwan ba yung sanggol? Naku! 12 months! Kahit papapanganak na sanggol. Malaki yun! At kaya naman alam to ng buong showbiz. Ang nagkukwento nito, yung mga nakarelasyon niya. Hala! Grabe naman! Talaga raw, bukod tanging mapalad. Eh yung mga bukod tangi, iilan lang sila. Sabagay. At saka, Ate Christy, pag nakikita mo ito, di ba? Obvious na obvious, bukulan. Lalo sa kanaka-shorts. Pag dinadalaw siya ng mga reporter sa dating serye. Ay, oo, oh, gusto ko yun. Alam mo, kumakalimbang daw, parang yung ano mo. Grabe yun. Kumbaga, siya yung kagawan ng isang aktor politiko. Isa pa. Na ganun din ang kwento. Matitindi yan. Okay, unahin muna natin tong akin ha. So, sa dami ng mga nakarelasyon niya, ikinukwento talaga ng mga kababaihang barangay na super duper to the max taga Dakota Harrison daw to. Kung may babaeng pinagpala, ito ang lalaking pinagpala. Aswerte naman ang karelasyon niya ngayon. Ito ba yung mababanggit mo ang salitang aray? Ganon. Hindi, kakantahin ni Marley, wag dyan. May kiliti ako dyan. Wag dyan. Basta relax ka lang. Ang apelyido po nitong aktor na merong binti o braso ng sanggol sa gitna ng kanyang dalawang hita ay tunog politiko. Alam na this. Alam na this. Kilalang kilalang mga politician niya. Ay, oo naman. Dating mayor, pangulo, mayor ulit. Diyan o. Basta. Sa San Juan. Sino naman ang pangalawa? Ay, naku, yung pangalawa na ito talaga. Ang dami nakapansin kasi kapag nakahubad itong actor na ito o kaya nasa swimming, may eksena ng mga swimming, makikita mo at nasa itsura niya talaga. Walang hindi nagsasabing, ano yan? Maliit yan. Dakila yan. Dakila talaga. Dakila talaga. Na, di ba nga may kumalat pa itong picture? Talaga. Na talagang kitang-kita mo. Pinakapatong sa sopa? Yes, kunay! Ulang na lang, paa-aso na! Ito yung pwedeng pagsabita ng beach towel na malaki, ano? Oo, at pwede mong tungtunga, magpapalit ka ng bumbilya. Ay! Oo, oh, inuman yan. Ganon? Ay, napunin yung bumbilya. Alika nga dito. Oo, sindi mo nga yan. Tutungtunga mo talaga, tapos magpapalit ka ng bumbilya. Ganon! Grabe, napakagwapo na. Tapos blessed ka pa. Ano pa kulang sa'yo? Sabaw na lang talaga ang kulang. Ulam na. Ulam na. Ito naman pangatlo. Ay, ducks din to, Ate Chris. Alam mo, hindi nyo ba tinatanong ang mga sarili nyo ngayong mismong mga oras na ito, bakit tayo ganito? Nay, ikaw yan. Ikaw ang may kasalanan nito. Alam mo naman masunurin kaming mga anak. Tsaka na eh, positibo itong balitang ito. Oo, isa nang jets ka, di ba? Hindi na naman ako tatantana na magtatanong. 1, 2, 3, 4, 5. Saka malamang, Diyos ko mukha yung iba dyan, nadami ang kliyente. Mismo. At marami ang kliyente, Ate Christy, itong pangatlo natin, di ba? Pitong babae ang sinabay-sabay doon sa isang eksena. Ay, sa pelikula. Uy, nagpakita talaga. Ano ba to? Kumbaga, nasa pamilya? Parang. Sila lahat ba? Parang mas daks ba nga sa tatay niya? Kasi yung tatay niya hindi masyadong dakila. Pumanaw na yung ama niya. Oo. Nakita mo ba yung tatay niya? Ano mapanahon na yun? Kasabayan ni Natani Cinco. Tamo na, please. Nananahimik na ang kaluluwa niya. Actually, hindi siya mana sa tatay niya. Pero ducks na ducks. So ito, verificado to? Oo, kasi nagpakita talaga ng... Nagpakita, Dan. May kanta nga sa kanya eh. Ano? Sid Sirin. Oh, yes. Sid Sirin.
Malalim sumisid dito, ano? Eh, yung sumunod. Oh. Ay, dancer, magaling. Ako na nakita ko yung pangalan dyan, nag-isip tuloy ako. Totoo ba, Nay? Kasi daw, kapag ka nagre-rehearse, dun sa kanilang show, talaga raw naman, kumakalimbang daw ang kampana ng tondo. Kasi nga, diba lagi ito nakajagging pa? Diba nung gumawa siya rin sa project na lumilipad siya, bukulan talaga, diba? Baka naman may sis. Bukulan talaga siya, di ba, Day? Grabe. Tuwan-tuwa po itong mga anak ko pag ganito ang item. Sana lagi ganito, may part 2. Pero itong sayaw ng sayaw na to, nagtitiktok to, inaabangan. Sa bagay kasi, ano to yung malaking tao to, di ba? Pag malalaking tao, tignan mo daw yung daliri. Kada ilong? Oo. Paano ba malala? Naku, Diyos ko, naman ako dumating. Paano ba malalaman? Pag Dakota. Oo. Ako alam kasi Reggie lang ako. Reggie lang! Buloan. Jeff, salika nga, tignan nga kita. Hindi, sa inyong hanay, paano nalalaman pagka Jutes, Reggie, Dax? Mapanggil lang din kasi ang mga lalaki na eh. Meron kang ini-expect na Dax. Pero pag nakita mo na, hahanapin mo talaga. Ay, kakanta na Anthony Castelo. At saka, ito ba? Dito ba? Ganon. May mga lalaki kasi mapagkunyari. Gumagamit ng mga labakara. Ay, may nabibili na ngayon sa Quiapo at Christy. Ano na? Alam ko na nabibili sa Quiapo. Yung isinusuot at Christy talagang akala mo talaga, pag-aari mo, pag isinuot mong ganon, yung... Ay, parang yung ginagamit ng mga tibo. Yung pabukol. Ay, iba naman yun at Christy. Meron ngayon yung pabukol na tinatawag. Para, talagang parang mangkok na ilalapat mo na talaga. Tapos may korte na mismo yun. Di ba yung mga tibo, meron din yung isinusuot? Iba yun at Christy. Iba naman. No. Iba yun. Yung sinasabi ko naman, ati Christy, di ba merong ganon? Jitlog. Ipinapasok doon sa jitlog yung may dalawang butas na ganon, tapos may isang notes na pa ganon. Kaya kahit saan mo ipaling, parang notes talaga si ate Christy. Ay, Diyos ko, taas-taas na talaga ng ano? 350 ang isa nun eh. Ay, grabe. Ala, bakit ka bumili ka? Hindi, nagtanong lang. Bakit gagamit ka? Hindi, nagtanong lang. Alam mo, palagay ko, ano, ginamit niya yun. I'm sure, napapayami. Grabe, meron na palang ganun. Ganun po, ati Christy, meron. Nakikita mo yung Quiapo doon sa may ano? Ang gusto ko, ito Hanay, ang gusto ko, kamakailan lang kumalat sa FB at saka sa IG. Mm. Yung isa, yung magkapatid na si ano? Si... Diba? Alam mo, may balita na ako. Ay, ang ganda. Pareho sila. Ito, kasi nakakamit. Pero yung mas bata daw, yun daw ang... Super. Mas super. Oo, Nay, kasi ang brief niya pa, kulay puti. Yun ang pictorial niya, Nay, naloka ako. Mm. Ganda-ganda pa naman ang kulay niya. Oo, tsaka ang ganda ng katawan. Mas maganda. Ang babait siyang batang yan. Sarap! Yun din daw kapatid nung una natin, yung nagtitiktok. Ganun din daw. So, dalawa na itong magsupatid. Magkapatid na daw. Kaya pala busy sila sa work. Enjoy! Nakakaloka. Pero mas bigger daw itong bunso kaysa sa mas nakatatanda. Mukha nga. Kasi pag maliit ka, malaki. Iba ang parte na malaki sa'yo. Naku. So, gusto mo na siya ngayon? Kulala mo naman ako dyan. Ay, alam mo, ang alam ko lang sa Espanyol, yung apelyido, Abre. Buksan! At mukha siyang manika. Buksan. Ay, Abre, Nika! Eh, yung isa pa. Ayan ba? Bet nyo yan? Hindi ako niniwala dyan. Ako din. Parang hindi. Ang puhulan niya lang sa mga kabekihan festival. Maganda. Hindi. Kasi parang wala sa itsura. Alam mo, at Christy, may kwento nga dyan eh. Yung sabi daw, para maging Dax ang anak mo, pagka sinuli, yung pinakanasulian, ilalagay daw dun sa ano? Yung lambi. Oo, ilalagay daw dun sa upo o kaya sa may patola. Lolo, ano ba yan? May naglagay daw sa patola. Ano? Nakalimutan tanggalin, humaba. Nasi mo naman kwentong yan? Oo! Nakalimutan ba yung patola nilagay? Pagka bata pa rin patola, lagay mong ganon. Pag nalagay mo ng ganon, hayaan mong lumaki. Ngayon kung gusto mo naman ganyan na kalaki, tanggalin mo na. Eh, nakalimutan tanggalin. Akala ko ba ng kwento niya, Nay? Pag tinutuli daw yung sobrang bala, gawing wallet. Tapos, pag wala ka daw lalagyan ng damit, simasimasi mo daw, gagawin mong maleta. Kaso yung sinasabi mo, ang palaya na ako. Baboy! May puto.
bumuto, Captain New Year! Grabe. Suswerte naman pala ng kanilang mga karelasyon. Pero isang asset naman ito ng lalaki na ito. Oo naman. Ipinagmamalaki ni Lian. Alam mo, ang susunod natin, kung gusto natin na mabimbang tayo ng mga aktor, kung sino-sino ang mga jutay. Ay! Paghahandaan ko talaga. Ako, ang dami ko nang nasa isip. Ako may nasa isip ako. Nakita ko talaga sa CR eh. Ako din. Ay. Yung madaldal. Ay, grabe naman kayo. Meron ka agad kayo naka-ready na. So, at saka sa kadi-display nila ng katawan, ari nila sa internet, alam na more or less ng marami ko ano itsura. Naku, abangan po niya kung sino naman po ang mga jutay! Diba? Pero ito po muna, dakila muna po ito ha. Okay. Ang dami pa po nila, kaya lang konti lang ang ating oras. Hayaan nyo po, magkakaroon pa po tayo ng part 2, part 3, part 4. Okay. Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sige. Ito na ang kwento. Isang komedian. Sikat. Komedyante. Sumikat. Oo. Pero ngayon, walay na. Walis na. Nakakaulat na. Ito na ang siste. Ito palang komedyante ito. Nakure. Kumapit kayo. Bakit? Grabe pala ito magsugal. Ay, sugarol? Sugalero. Kasino? Oo, kasino to death. Ay, sosyal. Okay lang sana magkasino te. Ang siste, doon na natutulog. Ala? Nakikita daw siya na nakahiganad sa couch, ganun. Oo. Sa mga silya. Ala? Tapos yun daw kamay, nakaganon. Wala na. Hala, nakaganon? Nakaganyan. Oo. Kasi may isang hawak na isang pizza. Tawag na niya. Sa pizza. Bak, nagbi-big table ba siya? Basta, inaabutan niya ng umaga na doon sa kasino. Ang di na umuwi. Oo, nay. Ang pangit, may trabaho ito noontime show. Paano na yung trabaho? Bago niya. Naku niya, eto na. Kung ano yung damit niyang pumunta sa kasino, natulog, dire-diretso, pasok siya sa trabaho. Bagra! Hindi nagbibihis! Kung makikita mo talaga, kaya pagtalunan, nakitang-kita mo talaga, exhausted talaga itsura niya. Lot-lot talaga makikita mo. Kaya, lot-lot and friends! Oo. Bagra siya, Ate Christy. Grabe. Ganun siya ka. Adik. Eh di mabawi, kinikili na naupawisan yun. Siyempre, hindi naman naliligo. Correct. Eh kagaling sa kasino, tutuloy doon sa kanyang show. Yun din ang damit niya. Tapos, siyempre, malaki to eh, ba? Malaking tao. Malaking tao to. Hindi pa din na medyo. Malaking tao. Kapre. Parang meron na akong alam kung sino Kaya. Dati bang basketballista yan? Yun din sana ay nasabing. Sa team ni... Oo nga. Teka, nananalo ba naman? Minsang nanalo ng bonggang-bongga. Oo. Diba na? Minsan nanalo ng bonggang-bongga. Nanalo Ate Christine. Nanalo. 12M, yun ang balita. Oo. At naisulat mo yan. Sinulat mo nanalo siya. May nagkwento sa akin. Siyempre, natutuwa naman ako na lagi siyang olas. Ayun, diba? Kasi good news yun. Siyempre, mag-akala naman ni nanay magandang balita. Nako, eto na. Nag-ring ang telepono. Ano ang sumunod? Ano na? Pinababawi niya. Wari lumabas na ikaw lang ko ngayon. Kinabukasan, kailangan ko daw sulatin. Hindi daw niya pera yung pinantaya. Ipinataya lang daw sa kanya. Pinaglaro lang siya ng isang Chinese. Ay, may pagpapaliwanag agad. Kasi daw, tinatawag-tawagan na siya nung ano. Kaya pinababangkangan niya. Eh, sino ba yan sinulat mong yan? I love you. I love you, Valentine. Nakakalungkot lang, di ba? Ang daming perang nasayang. Lalo na sa panahon ngayon, siguro nagsisiksi naman. Ay, oo naman. Pero nakikita siya ni Tina dati. Dahil si Tita Lili Chua, niyayaya kami dun. Kumakain kami dun eh. Kundi pa ako nakakarating dyan eh, sa mga kasino. Ay, nako. Kasino. Pakikilala kita kay Tita Lili Chua. Anak-anakan ko na tita namin. Pero bawal magdala ng ano, bayong. Bakit? Kasi nagpapasukin sa kasino. Teka muna, meron tayong dapat batiin direct mula sa Virginia, USA. Si Vanjie Capilalalini. Hi, hello po! Grabe ko i-promote ang ating show. Ang Showbiz Now na sa kanya mga kaibigan, mga nanay-nanay ng mga kaklase ng mga anak niya. Vanjie, thank you so much sis. Thank you, maraming salamat. Ayan. Also, okay we love you. Oh. Three times a day. Yun.
Nako, bakit ba kasi? Paano ba? Nako, mag-subscribe na po kayo at mag-comment po kasi po binabasa po namin ang inyong mga comments. Salamat po. At syempre, ayan, hindi po ako nagtitinda ng ice cream. Ikalimbang po ninyo ang bell nang kayo po ay ma-notify na kayo po ay may bago po kaming upload. Ayan. Hindi pa siya sure, nanay. Ayan ha. Ay, tika muna, Ate Christy. Alam na namin yon. At huwag niyo pong kalimutan ang aking sariling vlog, ang Morley Alinho. Tuloy mo. Iyo ang tundo. Ito ang tundo. Ayun. Maraming salamat po sa lahat ng matuwatang kilig sa aking vlog na Morley Alinho, ito ang tundo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo na rin mabuhay kahit saan sa mundo. Ayun! Maraming salamat po muli sa inyo lahat, mga kapatid. I'm sure magte-texta na kayo ngayon para manghula ng aming mga blind items. Hanggang sa susunod po muli, salamat sa inyong oras, salamat sa numero. Ito po ang Showbiz Now Live!